Good morning, magandang araw po. Good evening na rin, magandang hapon. At magandang tanghali at kung ano-ano pa. Naisip po ba natin na kailangan talaga ng Diyos ng manggagawa? Alam niyo po, sa devotion natin sa araw na to, nais ko po sanang tingnan natin yung perspektibo ng pangangailangan ng kumbaga ubasan o ng vineyard ng mga manggagapas or manggagawa, no? At kailangan ng field or ng palayan ng yun nga, ng harvesters. So sa umaga natin, sa umaga na to, sa araw na to, pag-usapan natin bakit kailangan at para saan ang manggagawa. Jesus saw the great need for workers for the harvest, no? Ito mismo ang nakita ng Panginoon. Kumbaga, Jesus viewpoint is that a farmer who has a great crop ready for harvest, but he doesn't have enough reapers. It's an interesting picture, isn't it? No? Kumbaga, ito yung point of view ng Panginoon na parang may isang magsasaka na eto na, ready ng anihin yung kanyang dapat anihin yung kanyang palayan, ano? Ready na for harvest, pero walang reapers, walang manggagawa, no? Kaya importante yung manggagawa. On the one hand, the Lord will accomplish all of His purpose, which includes the salvation of His elect. And yet, at the same time, He has chosen to save lost people through those whom He has already saved. So yung sinave niya na ikaw mismo ang gagamitin niya para mas marami pang ma-saved. Ayan. He could have used angels, pwede niyang gamitin ang mga anghel niya sa langit, who probably would have been more competent than we are dahil mas available sila sa atin. But He chose to use us. And so the plentiful harvest means that there is a need for more workers. Kailangan ng maraming mana ng palataya. No, ika nga sa salita ng Diyos, no? Therefore, pray to the Lord of the harvest to send out workers into His harvest. Alam mo, kung nakakilala ka sa Panginoon, matagal-tagal ka na rin nabaspasok sa simbahan, baka naman panahon na para i-consider mo rin ang matagal nang inuutos ng Panginoon maging manggagawa sa kanyang palayan. Kailangan natin ng maraming manggagawa sa simbahan dahil may pangako ang Panginoon na magdadala siya ng maraming kaluluwa. Kaya sa araw na to, yun sana ang ating pagbulay-bulayan. Tinatawag ba ako maging manggagawa? Paano ba ako magkocontribute sa aming simbahan sa pamagitan ng maraming paraan kagaya ng pagtatrabaho, paglilingkod, pag-volunteer, or magkaroon ng isang fixed ministry kung saan ako maging kagamit-gamit sa Panginoon. Sana yun ang ating pagbulay-bulayan sa araw na to. Huwag mong kalimutang manalangin at tumingin ng tulong sa Diyos. Magandang araw. Sana meron tayong napulot sa araw na to sa pagtugon natin sa panawagan ng Diyos na maging isang manggagawa. Be a worker. Join us. Join our workforce. Kita kits. Bye. God bless you.